special contract. Ang ordinary contract ay yung parties, sila ay papasok sa isang usapan at anumang araw, anumang oras, pwede nilang tanggalin, pwede nilang i-cancel yung kanilang usapan na yun. An ordinary contract. A special contract, the stipulations are not made by the contracting parties. It is established by an institution, and according to the family code, marriage is a special contract. Hindi si Gerald, hindi si Elizabeth ang nagbigay ng mga stipulations. It is the government. It is the Bible, the Word of God, that gives the stipulations. So yung mga dapat alituntunin sa kontrata na yun. So marriage is not an ordinary contract. It's a special contract. But then we go higher, because marriage is not just a special contract. It is also a covenant. Would you please say that with me? Covenant. One more time. Covenant. And let me share to you what a covenant is by going to the Bible. Well, whenever and wherever God wants to emphasize His love and His relationship with His people, He always does it through a covenant. Ang ating Biblia ay nahati sa dalawa. Ano ulit yun? Lumang tipan at saka bagong tipan. Tipan is covenant. Ang ibig sabihin nito, sa Old Testament, ang Diyos ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa mga tao sa pamamagitan ng pagbigay ng tipan or covenant. Meron tayong New Testament, bagong tipan. Yan naman yung tipan ng Diyos sa atin ngayon, sa ating mga Kristiyano na nabubuhay sa biyaya, na gusto niyang ipaalam ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng New Testament. And when I say marriage is a covenant, ano naman ang pagkahalintulad ng covenant ng Diyos sa atin at sa covenant? Gusto kong sabihin, ito ang napaka-espesyal na araw na ginawa ng Diyos para sa inyo. At gusto kong ipaalala sa inyo ng buong puso na kayo ay pumapasok sa isang bagong yugto ng inyong buhay bilang mag-asawa. Tatanungin ko nga kayo ngayon, meron ba kayong nalalamang dahilan o meron ba kayong alam na dahilan kung bakit hindi dapat itutuloy ang kasalan ito? Kasi kami dyan yung tilokama na ang dami natin magbagate na pinikot. Sabi ko mata, Elizabeth, ang mga pinikot ni Herald. Well, ang dami natin dyan, pinilip na impakasar. Gagaya ang lugayang pinikot, hindi gaya yung termino tayo na pinikot, may pinilip na impakasar. Kaya may sagayang na ground beta at nung mabalin na ipawalang visa iti. May isa nga covenant. Kaiingatan mo siya at aalagaan mo ng buong buhay. Wait, sir. Elizabeth, tinatanggap mo ba si Herald na yung mapapangasawa mula ngayon at sa panghabang panahon? Magpapasakop ka katulad ng iyong pagpapasakop sa Panginoon at igagalang mo siya bilang puno ng sambahayan sa hirap at ginhawa, sa kayamanan o kahirapan man, sa kalusugan at karamdaman man, pakaiingatan mo siya at aalagaan ng buong buhay. Opo, Pastor. So ating napakinggan, mga kapatid, sagot ng dalawang ito, sina Herald at Elizabeth.
pakinggan natin ngayon ang kanilang sumpaan sa isa't isa. Ito ay naglalarawan din ng karakter at katangian ng Diyos. Dahil siya ang Diyos na walang hanggan, ang nagtuturo ng pag-ibig sa sangkatauhan. Sa paglalagay ng singsing sa daliri ng ikakasal, hindi lamang ipinapahayag dito ang walang hanggan. Walang hanggan nilang pagmamahalan. Tanggapin mo ang sasalan ito. Bilang tandaan ng ating pag-ibig na pagmamahal sa iyo. At nakakapong taon hanggang sa uling at sa maling pakakalawa maging simbang. Thank you.
yung parents ko, proceed po tayo sa entrance natin. This is Herald Pascual. Tumalakpan po tayo lahat habang umapasok sila sa ating reception. Wag po tayong titigil sa pagpapalakpan. Maraming salamat po. Sige na, dito po kayo sa likod ng ating at the count of 3 iba ito 2 3. Okay. Sana kanya cake. Pagdating sa amin. Abala po kayo ng absent, i-group tayo. Kita na sinubo. Okay, palakpakan po natin ang ating kokoan sa maraming salamat. Gala-gala. Mabalin tayo apo, isurat ni DJ. Singer tayo apo. Okay.